Muli ang aking pagbati sa inyo ng Happy Easter at itong ikalawang linggo ng pagkabuhay ay kung napansin ninyo, yung Easter ay hindi nagtapos ng Easter Sunday. Actually, itong sumunod na walong araw ay the same level of intensity and ng pagdiriwang na yung mga sumunod na mga araw ay parang linggo rin. Nais ipamulat sa atin ng simbahan na ang ligaya, tagumpay ni Kristo ay dapat namnamin ng higit pa kung yung ating pagdiriwang ng Lent, Quaresma, 40 days na kung saan nagtika tayo, nagsakripisyo, nagpenitensya, nagstations of the cross at napaka mga iba't ibang pamamaraan para ipakita natin yung ating pagkilala na tayo yung makasalanan at nangangailangan ng Diyos. Ito naman ay 50 days of celebration. Easter season is not a one day inong Easter lang, kundi ito'y 50 days. No, numerically, even greater than 40, I suppose. Para ilagay sa ating kamalayan nitong katotohanan na ang buhay natin na tagasunod kay Kristo ay totoo nga mayroong pasakit, may sakripisyo, kasalanan, etc. Pero huwag kalimutan ng mas o higit nito ay ang ligaya at tagumpay ni Kristong nabuhay na maguli. Kaya ito yung nais nating ipagdiwang itong 50 days, no? At ito na ngang first 8 days na tinatawag nating octave ay ito rin, no? Parang linggo, every day nitong nakaraang magtatapos bukas yung 8 days to celebrate, no, the resurrection of the Lord. Itong linggong ito, yung second Sunday of Easter, ay tinagurian ding kamakailan lamang actually ito na Divine Mercy Sunday. Noong year 2000, si Pope Saint John Paul II ay tinatag niya itong fiesta ng banal na awa at habag, the Holy Divine Mercy Sunday. Nagsimula ito doon sa mga pangitain o visions, visitations and conversations of a saintly woman by the name of Faustina Kowalska. Nagkaroon siya ng vision ni Jesus. Ito yung, according to her description, yan yung image ng Divine Mercy. At ano nga bang nais paulit-ulit na parang sirang plaka itong santang ito na sinasabi na yung huwag kalimutan, no, na ang ating Diyos ay mahabagin. Never doubt God's mercy. And that is the whole message of this feast. So, walang makahahadlang sa atin sa paglapit natin sa Diyos. Hindi yung ating mga pagkakamali at kasalanan. The beautiful message of this feast of the Divine Mercy na higit na malaki ay ang awa at habag ng Diyos. Mas malaki kaysa yung ating mga kasalanan at kahinaan. So, this reflection then of our on this second Sunday of Easter ay iikot dito sa paano nga ba ipinakita ng Diyos
ng kanyang awa concretely sa mga pagbasa natin. And I would like to focus on the gospel today. Paano nga bang ipinakita ni Jesus yung kanyang awa sa Ebanghelyo ngayon? Unang-una, yung kanyang kapayapaan, His gift of peace. In fact, the first words of Jesus, anong sinabi? Mga hangal kayo, iniwan niyo ako, wala kayong mga utang na loob. Hindi ganun, kundi anong sinabi? Peace be with you. And they say that in the Bible, peace, kapayapaan, is the summary of all the goods that God wants us to experience. Yung kapayapaan, nandyan na napapaloob yung kasiguraduhan ng kanyang pag-ibig, yung kanyang pagkalinga. Kapayapaan ay nandyan napapaloob din yung kaligtasan, katiwasayan, etc. I think, di ba, yung mga pag ikaw ay nagkasala, pag tatapikin ka ng iyong boss o yung nanay o tatay mo na parang wala lang, di ba, nakakaluwag ng kalooban. And I think this is one the great expression of Jesus' mercy to His disciples. The greeting of peace. Naway mapasa inyo ang kapayapaan. Pangalawa, ay aside from this reassuring greeting, disposition of Jesus, no, ng kapayapaan, is the gift of mercy shown in His gift of the Spirit. Pagkatapos, sabi ng Ebanghelyo, hiningaan niya sila at tanggapin niyo ang banal na Espiritu. This is one of the greatest gifts of God, if not because it is the gift of Himself. Yung banal na Espiritu ay Diyos, na para sa ating mga Kristiyanong binyagan, naniniwala tayo na tinanggap natin ang banal na Espiritu na yan na nananahan sa atin. The greatest gift of God, because it is God Himself through His Spirit living, inhabiting us. Itong Espiritu, no, na nagbigay para sa kanila ng parang bagong paglikha. Malala nyo nung likhain ng Diyos ang lalakit babae, anong ginawa? Hiningaan niya, no? At nagkaroon sila ng buhay. The same action of the risen Lord doing this to His disciples, na parang sinasabi, malikha muli kayo. Hindi na ayon sa mundo, kundi ayon sa tagumpay ni Kristo na nabuhay na maguli. The great gift of God, of Himself, and that is the Holy Spirit. Pagpapakita ng kanyang habag at awa. At kasama nitong regalo ng kapayapaan at banal na Espiritu ay ang regalo ng pagpapatawad. Makikita, magkakasunod, parang talagang pampalubag loob. Ano ba? What would be to make us feel better, no, is through this gift of forgiveness, no? At hindi lang yung pagpapatawad, kundi itong mga mahihinang disipulo ni Jesus, mga duwag, He constituted them as ministers
not only that He forgave them, but He also constituted them as ministers of His mercy and forgiveness. Kaya dito makikita natin na yung the expression in concrete of God's mercy and forgiveness ay napapaloob dito ang kapayapaan na hindi na ibibigay ng mundo, ang pagpapatawad, ang banal na spirito, no? All these express God's mercy. Pang-apat na pagpapakita ni Jesus ng kanyang awa at habag ay makikita natin yung kanyang patience towards Thomas, the doubting Thomas, who refused to believe his companions that indeed the Lord had risen from the dead. No? At sabi nga niya, medyo nang chinalens pa. Hanggang hindi ko nakikita yung mga butas ng, sa kanyang kamay at may susuot yung aking mga daliri dito, hindi ako maniniwala. We see the patience of Jesus toward this doubting person, Thomas, and gave him the opportunity to recover his faith by giving in to his demands. No? And we find this beautiful confession of Thomas, no? My Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko. So makikita natin, mga kapatid, na God, Jesus, meets us where we are. And He meets us where? In our sinfulness, in our weakness. There seems to be only one thing that He asks from people, and that is the openness and the humility to meet Him and recognize our own state, our own condition as sinners. At makikita natin na nito sa that Jesus was willing to give second chance, million chances for us to start anew. Yun lang, kagaya ni nitong mga alagad ni Jesus. Alam nila na guilty conscience sila, iniwan nila si Jesus, but they were humble enough to meet the Lord and to acknowledge their sins. And we see that God never refused anyone with this disposition. Ito yung ugat ng ating ligaya, ng ating pag-asa sa ating pakikipagtagpo sa Diyos. And this is the root of our joy because we meet the victorious Lord who wants us also to experience this victory. Kaya hilingin natin sa Panginoon na sana'y sa ating buhay din makita natin itong mga kaloob ng Diyos sa ating mga pagkakataon, mga kaloob, no, to make our life better, and also the many opportunities that we have to go back again and again to His embrace, loving embrace.
May isang bagay na nakita ko na isa ring napakahalaga sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. And that is the role of the community, the church. Sinong nagdala itong disenchanted Thomas back to faith is because the constant reminder and invitation of his fellow disciples. Pag pinabayaan na, bahala ka sa buhay mo. Maybe hindi na nagbigyan ng pagkakataon siguro si Tomas. But because of the commitment of the community of proclaiming the good news to him, that they were able to bring him back into the community. The role of the church, the family, in the growth of Christian faith. No? Yung testimony ng lolo at lola sa panalangin at pagsisimba, these are important means in order to bring people, the younger generation, to Christ. Our example of faith, of faithfulness, of prayer life, of our commitment to our community, mga pamamaraan para tayo madala natin yung mga ibang napapalayo palapit kay Kristo. May the risen Lord be our strength, our consolation, especially in moments of discouragement. Amen.